Good day mga kabakyard. Weekends ngayon mga kabakyard, kaya iaano ko kayo, i-update ko po kayo, no? Meron tayong time dito sa ating backyard ngayon. At katatapos ko po magwalis, naglinis po dahil napakadami ng dahon ng kawayan. At naglinis din po ako ng ating incubator mga kabakyard. Restore ko na din, no? So, dati po, diba, di kalas to. Kinakalas ko. So, ngayon nilagyan ko na po siya ng bisagra. Kung makikita nyo mga kabakyard, malaki na yung bisagra na inilagay ko. Ayan, dalawa. Tapos, pwede na siya. At, ayan na po itsura niya ngayon. Nilinis ko na din yan mga kabakyard, no? Pero itsura niya ganun pa din. Isang ilaw, wala pa ding fan, no? At, ayan. So, kinalas ko yan mga kabakyard. Kinalas ko to dahil nga ang pinandikit ko lamang po ay stick glue. So, kung ano, pwede nyo po siyang kalasin tapos ilagay nyo siya ulit, no? So, ayan mga kabakyard, okay na naman siya para gamitin. Dahil nagkakalat na naman ng itlog ang ating mga manok. So, aso lang ang nakikinabang, kaya naisipan ko na gawin ulit itong ating incubator. Na sa ganon, yung mga comment na nakikita ko, na naguguluhan po sila about sa pagbutas ng itlog, kung paano siya iikot ilang beses sa isang araw, no, ay masagot na natin. So, ayan siya mga kabakyard. Meron na siya ulit na ano, pintuan. Ayan. Huh? Ganun pa din siya mga kabakyard. Nilinis ko lang. And then, katatapos ko pong painumin yung ating mga alaga. Pero, yung isa doon, sa kulungan, yung madami mga kabakyard dito, sa kulungan na yan, ay hindi ko pa napapainom. So, papakita ko sa inyo at anong gamot ang ilalagay ko para sa kanila. Dahil, napansin ko po, no, isang linggo po kung wala dito sa likod or hindi ko nasusubaybayan yung mga alaga natin. Kaya, napansin ko kahapon lang mga kabakyard na meron na naman silang sipon. O pag hindi naagapan yun, pwede nilang ikauwi sa pagkamatay. So sayang naman mga kabakyard, ang tagal na natin na naalagaan tapos mamamatay lang. So mamaya po papakita ko sa inyo, papainumin natin sila ng vitamins, no? O ayan mga kabakyard. At bubuksan ko na po mamaya incubator natin. Pakita ko lang po sa inyo itong ating mga ano, broilers ulit. Hindi ko na alam kung ilang araw na nila ngayon. Ito si Jumbo, mga kabakyard. In Jumbo. Tignan nyo po yung kamay ko, ah. Ilalapat ko sa likuran niya para makita nyo kung gano'n siya kalaki. Mailap, mga kabakyard. Ayaw magpahawak. Ito na lang po. Mas maliit po ito kaysa doon sa isa. Ayan, di na nila kaya yung katawan nila, oh. So, ayan mga kabakyard, ang laki-laki na niya. No? Hindi ko po ito kakatayin. May mga nagtatanong mga kabakyard, pwede daw bang gawing breeder ang broiler? O, syempre naman mga kabakyard, no? Syempre, kung hindi natin sila gagawing breeder, ano po ang, wala tayong mapoproduce na, ano, na broiler type na manok. So, sila din yung ginagawang breeder ng mga nabibili natin na day old na 45 days or broiler, no? So, marami nagsasabi para malito yung mga tao, injectable daw ang ginagawa or ini-inject yung similya ng ganito, rooster sa ano, sa hen. So, isa yung ano mga kabakyard, panglito. Panglito sa mga tao para hindi nila gawin na breeder yung ganito, no? Kasi nga, wala nang bibili kung may breeder ng mga backyard na kagaya nito na 45 days or broiler, no? So, kung gusto nyo po silang gawing breeder mga kabakyard, ang gagawin nyo ay natural na pag-aalaga. Hindi natin sila dapat patabain dahil mahihirapan po sila na sumampa or mahihirapan sila na makipag-mate dun sa female or ganun din dun sa lalaki, no? So, dapat ay normal lang, parang sa native yung gagawin natin. Ang laki nito mga kabakyard, no? Ayan.
Siguro po ito ay 3 kilo na mahigit, mga kabackyard. Tapos yung mga babae, ayan, maliliit kumpara sa lalaki. Yan yung dahilan, mga kabackyard, kaya pagka namimili yung mga marurunong tumingin ng sisiw na lalaki sa sisiw na babae ng broiler, ay mas pinipili nila yung lalaki. May kita nyo naman po kasi yung difference ng katawan ng babae sa katawan ng lalaki, mga kabackyard, ay talagang dihamak na malaki po ito. So, ibig sabihin, mas malaki yung kikitain nyo pagka puro lalaki yung alaga nyong ganyan. Ayan, tapos si isa pa po, ayan, ganun din. Mas malaki siya kaysa dun sa babae. Ayan, bukas baka mabawasan. Tapos, yung ipot nila, mga kabackyard, di ko pa na wawalisan. Ang gagawin ko dyan ay dadaspanin ko po mamaya, tapos ilalagay natin siya sa halaman. Pampataba yan, mga kabackyard, no? Pabalik tayo sa ating incubator. Incubator natin, mga kabackyard, natenga siya ng halos 2 buwan. Ay, 1 buwan mahigit, mga kabackyard, kasi ito, yun nga po pala yung ating mga inaalagaan dun na last batch ng incubator natin. So, 1 month and 2 weeks pa lang yung mga yan, or magto 2 weeks pa nga lang. 1 month and 2 weeks, almost 2 weeks. So, yun yung last batch nito. So, ibig sabihin, ganun din siya napatay itong incubator natin. So, kanina nilinis ko siya, dinisinfect ko. Kung magtatanong po kayo pa paano dinidisinfect ang incubator, mga kabackyard, meron tayong video nun, no? Gumamit lang kayo ng gloves, pero sa akin, syempre, di na kailangan yung gloves, mga kabackyard, no? Itlog lang naman yan, so gagamit din naman tayo ng bleach or mas kilala sa Zone Rocks, mga kabackyard, no? Brand yun eh. Yun yung gagamitin natin na pang disinfect. So ngayon ay pakita ko lang po sa inyo tong ating ano, mga Rhode Island. Ayan. Yung ating mga Rhode Island Red, mga future breeders natin. Yan na sila. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo, mga kabackyard, papakainin natin sila ng Madre de Agua. Kasi kailangan din nila yun, no? Tapos po itong ating ano, mga face mask lang ako, mga kabackyard. Baka magtaka kayo, nag-iba na yung boses ko. Ayan, kasi maalikabok po dito eh. Ayan sila, no? Yung ating mga alaga dito, ayan, nagluluko yung kanilang ano, painuman. Kung hindi mo pipisilin, hindi lalabas yung tubig. Ayan, uhaw na sila, pero hindi. Kasi bibigyan natin sila ng, so, iwasan natin sila makainom ng tubig muna. Labas ko lang po muna itong kanilang ano, inuman. Uhaw na sila ng mga kabackyard. Mapapansin nyo, yan ang gusto natin. Ah, lagi ko pong sinasabi, mga kabackyard, na kapag ka tayo ay magpapainom ng vitamins or ng gamot sa kanila, gaya ng pangsipon, no, pampataba or pampapurga, kailangan natin silang uhawin. So, hindi muna natin sila bibigyan ng kahit na 1 oras ng inumin, or mas matagal, mas okay. Pero wag naman pong 1 araw, no, na hindi sila makakainom. So, yan, mga kabackyard. Nakita nyo naman, uhaw sila, halos habulin nila yung inuman nila. Check lang natin dito ba may mortality. Ganun minsan, mga kabackyard. Sa gilid-gilid, yung mga namamatay na sisiw or manok natin, hindi natin napapansin pagka hindi natin pinapasok ng yung kulungan nila. Ayan po. So, ayan ating mga alaga dito, mga kabackyard, no? Matakaw yan ng Madre de Agua saka ng Mulberry. So, kahit anong dahon, mga kabackyard, no? Kung porridge nila, mas okay.
So, titimplahan na natin sila ng gamot, mga kabakerd. Samahan niyo ako. Para ano. Painom na natin sila. Ayan. Painomin natin sila ng gamot. Kalalagay ko lang din ng tubig ng mga alaga natin. Ayan. So ngayon mga kabakyard, lalagyan ko ng inumin or ng vitamins yung ating alaga. Dumikit na napanis na inumin nila mga kabakter, ay malaking halaga na yun, no? Ayan, okay na yan. Alis lang po yung ibang mga nasa loob niya. Tapos ito po, pinisin din natin yung kanilang mismong inuman. Tela ang pinanglilinis ko mga kabakter para ano, mas madaling pang tanggal ang dumi. Ayan, okay na. Dadawan lang natin. Kunin lang natin yung kanilang ano mga kabakyard, yung gamot. Ayan. Ito ang gagawin nating gagamitin nating gamot nila mga kabakter do. Ambroxetil, no? Ito ay antibacterial mga kabakter, no? Ito yung gagamitin natin na ano nila mga kabakter, gamot nila. Ambroxetil na water soluble, no mga kabakter. Ito ay antibacterial. So, ang gagawin ko dito mga kabakyard ay ilalagay ko sa kanilang inumin. So, dapat para ano, prevention nila, konti lang mga kabakyard, no? Hindi ko po ilalagay lahat. Tapos, konting tubig lang din mga kabakyard. Excuse Bruno. Ayan. Ito siya mga kabakyard, no? Ang ating ambroxetil powder. Mabibili to sa ano mga kabakyard, sa mga nagbebenta ng patuka ng manok. So doon naman lahat mga kabakyard eh. Mabibili. So konti lang po ilalagay natin. Bago natin lagyan ng tubig, lagyan na muna natin ng siguro kalahati lang mga kabakyard.
Tapos bukas na naman yung kalahati. Ayan. O, prevention saka gamot, mga kabakir, pwedeng-pwede to. Kapag ka hindi naman malala yung sipon nila, pwedeng wag yung tatapangan para yung natural antibodies nila, mga kabakir, ay gagana pa din. No? So, ayan. Higyan natin ang tubig. Sa akin po, ito yung ginagamit ko. O, pwede nyo rin po kayong gumamit ng Premoxil, mga kabakyard. So, nasa sa inyo po yun. Pwede po kayong magtanong sa binibilihan nyo ng patuka ng manok kung anong i-recommend nila na vitamins or gamot para sa inyong mga alaga. So, yan. Okay na to. Lalo-lalo na ay yung ating mga manok ay uhaw na. Bibigyan na natin yung mga alaga natin ng gamot. Paminsan-minsan, mga kabakir, bigyan nyo rin sila ng ng vitamins or ng ganito. Ayan yung mga kabakir do. Sobrang uhaw nila. Talaga. Ayan. Nahabulan nila yung aking dala-dala. Ayan, ayan sila, mga kabakyard. Tigay niya sila, mga kabakyard, oh. Uhaw na uhaw. Meron yung mga di alam ang nangyayari sa paligid nila. Oh, maganda po na sign yan. O maganda na gawin to, mga kabakyard, yung uhawin muna sila bago sila bigyan ng gamot para yung gamot talaga ay maiinom nila, mga kabakyard, or makakarami sila. So, ganyan. Mamaya, papainumin na naman natin sila ng kahit na yung may oregano, mga kabakyard. So, nagtanim ako. Meron na tayong oregano doon. Marami-rami na rin. Kaya, yun na yung papainom natin sa kanila, no? Para natural naman. Tsaka, hindi sila may immune sa mga binibigay natin na gamot kasi once na immune ng ating mga alaga, mga kabakyard, ay kahit anong bigay nyo na gamot sa kanilang malalakas, hindi na yun i-epekto sa katawan nila. Kugaya din ng tao yung mga yan, mga kabakyard. So yan, nakakamiss din po pagka hindi nyo madalas makita yung mga alaga nyo. O minsan lang. So ako, mga kabakir, napipilitin ko pa rin na makapag-update sa inyo kahit pa paano, no? Kasi ang masisigurado ko lang po ay every weekends or every Sabado saka Linggo, yun lang po ang masisigurado ko na makapag-update tayo. Pero papahapyaw din ako ng kahit na paunti-unti, no? Pag may time, papahapyaw ako ng update dito sa atin tsaka sa incubator natin, mga kabakyard. Nakalabas na isa. Nakalabas na. Ako nga pala, mga kabakyard, wala akong hilig sa sa Texas na manok. Dito ako mahilig sa native, sa mga heritage chicken or mga imported na manok. O, ganyan lang. Lagi ko sinasabi na kukunin ko na yung mga paitlugan na to, pero hindi ko makuha-kuha. Ayan sila, mga kabakyard. Mamaya, ayan, tignan nyo po. Nawala na naman ang tubig. Dipindot to. Sari ko. Dipindot yung kanilang inuman, mga kabakyard. Thank you.
Ayun, merong ano sa sapa, may na namamaril ng ibon. Meron yata siyang ano speaker ng huni ng gusto niyang barilin na ibon, mga kabakard. Pine-play niya para nasa ganun lalapit yung ano, yung mga ibon sa kanya. O yan, mga kabakard, yung ating mga sisiu dito. Ah, hindi na sila sisiu, halos manok na talaga sila, mga kabakard. Ayan, ang ating mga ano, heritage chicken or mas kilala bilang black australorp, mga kabakard. So, ganyan. Tapos, mamaya, bibigyan ko na sila ng Madre de Agua. Labas muna tayo. Kanina, mayroon pumapasok dito na inahin. Sa iba siya ng itlog. O, maghahanapan na naman kami ng itlog niyan. Kanina meron na po ng itlog na kinuha ko na. Nadala na ako, mga kabakyard. Ayan. Ito na yung mga ilalagay natin sa ating ano, incubator. Mag-iipon pa ako, mga kabakyard, ng itlog. Ayan. May isang itlog ng bibe. Itlog ng mga manok natin. Sayang nga yung kinain ng aso. Sayang. So, ayan. Ibubuksan natin ito mamayang incubator natin. So, magbibigay din tayo ng tip kahit papano, no? Tapos itong ating mga alaga dito. Kain lang ng kain yung mga yan, mga kabakyard. So, sa mga nagtatanong, mga kabakyard, marami kasing nag-a-avail ng incubator natin. At masabi ko lang, mga kabakyard, ay dapat sagot nyo po yung shipping fee. Kung gusto nyo pong magpagawa sa akin, sagot nyo yung shipping fee. Pero hindi po ganito yung binebenta ko. Hindi ganyan ang itsura. Ito badoy ito eh. Galing lang to sa ano, sa frame ng picture ko. Picture frame po kasi ito. So inalis ko. Dati kasi hindi yan ganyan, walang salamin. So nilagyan ko lang ng ganyan. So yung ibibigay ko naman sa inyo, mga kabakard, kung gusto nyo, ay kahoy to, gagawin ko pong kahoy yan. So, mano-mano ko siyang tinitis-tis, no? Lagari yung gamit ko, mga kabakyard. So, yan. Tapos, ang loob niya, ganyan. So, yung ganitong, huwag nyo na po isipin yung itsura nito dahil pangit to sa totoo lang, mga kabakyard. Ito po yung binibenta ko, ito. Ito, mga kabakyard, yung binibenta natin. Tapos meron din na ganito. So kung balak nyo, mga kabakyard, na bumili, mag-message kayo sa ating Facebook page na Kabakyard Official. At doon, mga kabakyard, mapag-uusapan natin kung magkano yung presyo. Murang-mura lang, mga kabakyard, no? Unlike sa iba na hindi na nila nilalagyan ng ganito eh. Tapos wala na rin wala na ding tag dito screen. So, yung iba po nagtataka. Siguro dahil ito ay styro incubator lang, no? Bakit ganito ang, or bakit ganun ang presyo? Kasi ang presyo, mga kabakard, sabihin ko na, no? So, ang presyo niya, mga kabakard, ay 182,300, mga kabakard. Dati kasi 25 ko binibenta yung may ano, hilaan, yung push and pull. So, ngayon ay 2-3 na lang. Sige, bibigay ko na ng 2-3.
Dahil mapaliwanag ko mga kabackyard, no. Ang styro natin dito, kahit na styro incubator lang siya, styro natin mga kabackyard is worth 350 na. Yung iba 400 pa. So depende sa lugar. So dito sa amin, nabibili ko to sa mall ng 320 mga kabackyard. So syempre yung gagamitin pa nating tape para nasa ganun. Yung iba po kasi hindi na nila tinitape. Kasi pwede siyang tukain ng manok. Kasi pag nakita ng manok mga kabackyard na ano na styro ang gamit natin, tutukatukain nila yan hanggang sa mabutas. So pagka nakabalot siyang ganyan, hindi siya basta-basta nasisira, saka hindi siya tutukain ng manok, no? Yung tape natin, yung makapal, bago mabalot ito, nagkakahalaga siya ng 80 pesos. So, 80 pesos, tapos yung ating plug, yung ating wire, yung wire natin, 30 pesos per yard. Tapos yung ating thermostat, no? Yung thermostat natin is 280. Okay na pong bahala mag-compute dun mga kabakir. Tapos yung ating gagamitin na ano, salamin. So, ako nang bahala dyan, no? Yung ating frame mga kabakir dito. No, binibili ko din to per kilo kasi. Tapos ito, syempre kung isa lang ang bibili, itong screen, hindi naman ako pwedeng bumili ng retaso na ganito sa ating mga hardware. So, ang isang yarda din ito ay 150, no? 150. Yung ating bumbilya at yung ating mga, ano, mga, ang tawag dito, mga kabakir, itong receptacle, no? So, syempre, yung pagod natin, mga kabakyard, yung mga, yung bisagra natin, no? So, kayo na pong bahala, mga kabakyard, kung worth it ba yung benta natin, o hindi. O, mano-mano ko naman ginagawa kasi yan, mga kabakyard, yung pagod din natin. At, syempre, napatunayan ko na din sa inyo na talagang gumagana at maganda yung ating klase ng incubator. O, madami na tayong napapisa dito. Yung iba, ano, in-underestimate nila yung pag sinabi natin styro, iba po ang tingin nila, parang hindi ka panipaniwala nakakapisa, ganun, no? So, madami na tayong video na nagpapatunay na ito ay talagang gumagana, no? Halos lahat napipisa, mga kabackyard. So, ganun po. So, iba pa yung push and pull, mga kabackyard, no? So, halos yung materials natin umaabot na ng 1,000 plus, no, mga kabackyard. Yung, syempre, pamasahe mo pa, hindi lang naman isang beses mong hihintuan na bibilihan ni styro. Iba din yung bibilihan mo ng screen. Iba din yung bibilihan mo ng mga electrical materials niya. So, yan, yung shipping fee pa nito, 280 plus 100 na shipping fee, 499, ganyan, kung wala ka pang voucher. So, syempre, mga kabackyard, tataas pa doon, no? Ayan, tapos yung pagod natin na gagawa. Mga kasigwarado naman po kayo na talagang gagana yung ating incubator. Tsaka, hindi siya gawang, ano, gawang minabilis, no? Ito, gawang minabilis to, mga kabackyard. Kasi tignan nyo naman, wala na akong pakialam kahit na ganyan na itsura nyan. No? Sa akin lang naman. Okay na pong bahala dun. Tapos, ayan, mga kabackyard. Ganun lang po, ano. So, kung ayaw nyo naman bumili, naituro ko na din po sa inyo paano gumawa nyan. Ayan, mga kabackyard, di na kayo mag-iisip kung paano yan gawin, no? Pwede naman po na gawin nyo na lang, kayo na ang bibili ng materials. Andiyan naman yung ating video, mga kabackyard, kung paano ko yun ginawa. Hindi ko naman pinagdadamot yun, pero kung kayo ay kung hihingin nyo yung serbisyo ko, panggagawa ko kayo, syempre, bayad din yun, mga kabackyard. Kailangan i-consider yung ating oras ng paggawa natin sa ating produkto, no?
tulad sa ating binibenta. Hindi lang din naman, hindi din madali, no? O, sinisigurado ko din naman po sa inyo na maganda or makakapagpapisa tayo, mga kabackyard. Pero kung kayo ay talagang gustong-gusto nyo magpagawa sa akin ng ano, ng incubator, mga kabackyard, at ayaw nyo na yung, kung gusto nyo ng discount, no? Pwede naman natin lagyan ng discount, mga kabackyard. Ang mababago lang, syempre, wala na to. Wala na yung pinambalot natin na tape. Wala nang ano, wala nang bisagra, wala nang ganito, ang tawag dito, frame, no? Wala na ring screen. So, mura lang. Mura natin may bebenta kung itong buong ano lang, yung ilaw, no? Wire, yung thermostat natin. Kung yun lang talagang gusto nyo, gagana naman siya, mga kabackyard. Actually, ganun talaga yung una kong ginawang incubator, yung nasa lapag lang, walang ganito, no? Pero yung kanyang, syempre, yung lalagyan ng tubig niya for humidity, nasa gilid lang din ng tabi ng itlog. So, tayo na lang din ang bahalang gumawa ng paraan doon para hindi malunod yung sisiw once na napisa, no? Pwede naman natin gawan ng paraan yung ating budget. So, sabihin nyo lang sa akin, gawan natin ang paraan. Pero kung ganito, mga kabackyard, talagang fix na po yun, no? So, sa mga nag-message sa atin, salamat doon sa mga nag-avail at doon sa mag-avail pa, kung na iintindihan nyo po yung reason ko kung bakit kahit ganito, may presyo pa din talaga siya. Siyempre po, hindi naman po natin hiningi yung ating materyales, mga kabackyard. Binibili din po natin yan. Kaya pasensya na po doon sa mga ano, hindi natin na pagbigyan, no? So, sa gusto, pwede natin gawan ng paraan yung ating ano, ating presyo. Ayan. Hindi pa ako kumakain, mga kabackyard. Ayan, kumuha lang ako ng ulam namin, no? Pinapak ko kanina yan. Inuna ko muna po na i-update kayo dito sa ating ano, backyard, no? Kahita ko yung ulam ko sa inyo, mga kabackyard. Ang ulam namin ay ano, munggo na nilagyan ng native na manok. Tapos meron siyang puso ng saging na saba. Meron siyang dahon or talbos ng kamote. Ayan. Tapos meron siyang talong na hiniwa na maliliit. Ayan. Pinauna ko na po silang kumain. So ayan, mga kabackyard. Ganun lang po ang ating update ngayon sa kadud sa ating incubator, no? So marami po talagang gusto. Hindi natin napagbibigyan. Sabihin nyo lang, mga kabackyard, kung ilan yung budget nyo, at gagawin natin ang paraan yan, no? Incubator pa din siya. Ang gagawin natin, makakapisa pa din talaga, no? Pero yung model, medyo mag-iiba yung itsura. Nag-iba po yung presyo, eh. Siyempre po, mawawala po yung, halimbawa, mawawala yung frame, mawawala yung screen, no? O ganun, mga kabakil, malalagyan naman natin ng, or bibigyan natin ng solusyon yun. So, ganun lang, mga kabakil, no? So, mamaya ay bubuksan natin tong incubator natin. Papakita ko sa inyo. Lalagay natin na itlog. So, ayan, mga kabakil, ganyan lang po ang update dito sa ating backyard. Ganun pa din. So, happy farming sa ating lahat, mga kabackyard. At mag-ingat po kayo palagi.